Kumusta po kayo? I'm April and welcome back to my channel. Guys, guess what? Kung nasaan ako ngayon? Andito ako sa Dunedin! At kasama ko si Kira! So, ipapasyal namin kayo dito sa Dunedin. We'll show you around kung saan... Papasyal, driver mo lang ako! Ganyan! Love you, Ipapasyal niya kami. Ipapasyal mo kami, diba? Ipapasyal namin kayo. So, for our first stop, nandito kami sa railway station. Ano to? Most photographed dito sa Dunedin. Tapos, ganito yung style sa Dunedin. Pansin ko, very heritage style. And ito, ang ganitong style, ang nabasa ko ay Baroque style siya. Pag nakita mo yung mga buildings dito, halos ganun lahat yung style niya. Parang itong katapat niya. Ganyan. Di ba? Ang ganda. So, yeah. Ganun dito. Tapos, guys, pakita ko sa inyo yung Cadbury Factory. Pero sarado na siya ngayon, Kicks, sarado no? Na. Magiging hospital na siya. Ah, totoo? Oh, extension na siya ng Dunedin Public Hospital. Oh, talaga? Yeah, dati pumunta ako dyan. Nagpapatour pa sila noon. Kasama ko ng sina Kay, sina Paolo, sina... Sinakingi din kasama ko noon, pero ang tagal na noon, 10 years ago na, pero yun nga, sinarado na nila. So yeah, sama kayo guys, we'll show you more around. By the way guys, medyo gloomy. Kasi pa winter na dito, kaya normal na panahon siya. Ano nga, Kay? Malamig na ngayon, mag-winter na kasi. Ang lamig dito, grabe guys, di ako sana. Montage kita, ganun. Ganun? Montage yung kay Paolo na... Ayun din. Ganun. Ano ka lang, mag-effort ka lang na parang run away. Ganun. Magaganan ka lang ako, tapos gaganan lang. Ganun ba yun? Ako, ano mo, ano, videographer mo, tsaka driver. Ganun. So, yeah, guys. Tara. Active pa ba tong station na to? O hindi na? Huwag mong tanungin. Ay, active! Kasi nawala yung trend dito. Kala ko nakatambay lang dito, like parang tourist. Ah, dinadaanan pa din. Oo. Kulay pula siya, ngayon nawala. Aba, nanina. Pero yung trend ata, yung mabagal, yung pang scenic ata. Tourist, try mo, no? Try mo kaya. Oh, yeah. Yeah. Oh, para ka na, char. Guys, iba talaga noong unang panahon ng effort nila, di ba? Ano yun? Isa-isa piraso siguro nila ginawa to. Kinaya mo yun, Ki? Ganda eh, no? Guys, nandito naman tayo sa Otago. Ano ba? Hindi ko ma-pronounce. Otago. Okay, ulitin. Mabagal. Otago. Okay. Guys, nandito naman tayo sa Otago. Guys, nandito naman tayo sa Otago University. Dito nag-aral sina Kay, sina Kingi. Tapos guys, tingnan nyo, ang ganda. Parang yung style niya yung sa railway station din. So ganito talaga dito, ganun yung mga style ng mga buildings nila. Actually, nung first time ko dito noon, medyo naalala ko yung uni ko sa Philippines, yung UST. Kasi parang itong clock tower na to, parang medyo similar siya sa main building ng UST, yung mga heritage style. Yung kita yung history nung uni. So, nakatuwa lang. Ang ganda, di ba, guys? Ano ang kira? Ikaw may masasabi ka ba? Sabi ko, mas maganda ka. Ay, Char! Char! Kaibigan ko nga siya. Maglag ka! Wala ka hag! Abuli kita. Kunwari ko.
Ayan na, lumalabas na yung pagkasira at tuktok ni April. Pero alam mo, hindi. Yung sa UST, yung main building, hinahawakan ko din yung pader. Kasi feeling ko na nararamdaman ko yung history. So bago ka umalis papunta dito, hinawakan mo talaga? Oo, kasi parang... Kinis mo pa. Hinawakan ko lang. Pero yun. Kasi yung sa UST na main building, luma na yun eh. Tapos dumaan pa siya sa panahon ng hapon. Tapos parang ramdam mo lang. Oh, wow. Ayan, may history teacher na tayo, guys. Guys. Ay guys, hindi ko pala na-mention kanina. Dapat kasi nung nasa uni ko i-discuss yun. Itong Dunedin, university town ang tawag sa kanya, student town. Kasi nga, population nito, mostly students. Diba, Tira? Yes, tama po. Kaya andito talaga ang mga walwalan. Party, gano'n. Kaya andito rin ang queen of walwalan. Bigla lang naisip ko yun. Ganda ng banat mo doon. Wala akong nagawa. Hindi na natin mahabawin yan. I-edit mo. Hindi pwede. Panghalaka ko din yun. So yeah, party town we call it. Kaya nung mga bagets pa kami, dumadayo pa talaga ako dito para makipagwalwalan sa mga tao dito. Ay, nasira image ko. Oh, may image? Pero, hindi, pero wait lang. Lahat naman dumadaan sa ganong stage. Sino bang hindi, di ba? Oh, ipa-disclaimer. Oh, disclaimer. Pag bata ka, di ba, you wanna have fun. Oh, actually, sinabi ko yun sa first vlog ko eh. Kaya ako nagpaiwan ng Pinas kasi gusto ko mag-fun-fun muna, ganyan-ganyan. No, tapos after nun, umiyak ka na. City, doon kami galing kung saan yung karamihan ng bahay. Diyan. Tapos tignan nyo itong view. Ang ganda. Grabe. Wow! Mag-ano ka muna? Mag-intro kay Merlo. Mag-ano ka? Magsabi ka na. Dito na tayo. Guys, nandito na tayo sa Larnac Castle. Tara! I'll take you with me. Yeah. Guys, alam nyo ba, ito lang yung castle na meron dito sa New Zealand. Pero walang royalty na tumira dyan. Tapos, pansin ko dito sa New Zealand, ito ba yung perfect place to learn about architecture? Like mga Edwardian, saka Victorian, Baroque, saka Gothic. So kung parang if you're into architecture, dito kayo pumunta, parang ang dami nila, ma-appreciate nyo. So yeah, Larnac Castle, guys! Guys, para tayo na sa secret garden. Tara, tingnan nyo. Eh, may papakita ko. Dali, please, please. Alam mo ba yung New Zealand silver? Kaya silver fern yung tawag sa kanya. Kasi pag finip mo siyang ganon, medyo kulay silver. Pakita mo. Yan. Ano. Kaya symbol siya ng New Zealand. Kasi, yun, silver fern. Yes. Eto na siya pag tagtuyot. Silver fern eh, pero fern siya. Ibang klase. Yun, may silver yun ni Kodito wala. O, di ba may pa... Feeling ko si Tarzan lalabas dito eh. Oh, may pag-upo ng trono. No.
Grabe, hangin uli. Alam nyo ba, bala ko ito, 1 week lang ako dito. Pero umabot na ako ng 1 month. Tapos yun nga, bago ako bumalik ng Melbourne, nakasingit pa ako ng trip ko dito sa Dunedin. So yeah, I'm so lucky na I was able to live here. Tapos that I can't believe na tinitake for granted ko lang siya. Tapos nung nangyari yung COVID, yun, nung hindi kami makauwi-uwi ng New Zealand, mas na-appreciate ko na siya tuloy ngayon. Minsan talaga ganun yung nangyayari. Yung nawawala sa yung privilege, mas na-appreciate mo yung mga bagay-bagay. So, yeah. Guys, gusto ko lang ipakita sa inyo to bago magdilim. Ang ganda, di ba? First church. Oo! First church of Otago. Tapos, tingnan nyo din yung gawa niya. May pagka-gothic style. Ganda, di ba? Pabless ka, Char. Pabless ka. Masusunog tayo sa loob. Guys, ito naman yung town hall nila. Tapos to, guys, gusto ko ipakita sa inyo. Church din ata to. Tapos tingnan nyo, gothic style. May pagka Notre Dame siya. Ganda, no? Guys, nandito naman tayo sa Octagon ngayon. Madami kaming memories na kira din. Grabe! Tugs. Nandito lahat yon. So, ito yung pinaka-city center ng Dunedin. Guys, I don't know if you can see it, pero this is Baldwin Street. Ito yung world's steepest street. So, sobrang tarik niya. Lakad kami ng konti para mapakita namin sa inyo kung ano yung ibig ko sabihin sa matarik. Carry mo, be? Carry. Mapaburn tayo ng calories. Ayan, tingnan nyo! Tingnan nyo yung tarik, oo. Kitang-kita yung... ganto ako. I-straighten ko siya. Paano ba? Ikaw. Okay, pakita mo. Ayan nga. Oo, kita. Totoo. Guys, for our final destination, nandito tayo sa bahay ng mga Feliciano. Tara! Uy, tara! Mula ka, mas alam mo, sanong ka? Nakarating lang din namin eh. No videos. Release ka ako. Kaya pasok-pasok. Tanagman tayo. Tita, tayo. Nag-abo. Oo nga. Pag-dating lang din namin kumain kami. Ang matalim. Tita, I'm here. Nang-aagaw ng content ni Ate April. Pag naano, crushers pa lang, tutubusin ka namin ni Kay! Hindi pwede! Hindi pwede! Dito lang yan! Hindi ko pa siya nakakasama ng matagal! Ang tunay na ampon! Hindi pwede! Ate! Di ba ako nakakabihis? Yung akin, ayoko na kamerun. Ako na kamerun. Sorry, kay ate. So guys, that's it for this vlog. Sana yes. Na-enjoy nyo yung aming patour ni Kira dito sa Dunedin. Ikaw talaga. Di ba ko paniwala si Tita? Please comment down below if you have any suggestions. And please like, share, and